Gusto mo bang yumaman? Malamang. Sino bang hindi, di ba? Ang mas magandang tanong, paano ba yumaman? At kung mayaman or payaman ka na, paano ka ba mananatiling mayaman? Alam nating lahat na napakahirap kumita ng pera. Ang hirap magpayaman. Pero sa video na to, ituturo namin ang ilan sa mga sikreto ng mayayaman na tao. Isasimplify natin ang mga sagot sa tanong na paano ba yumaman at paano ba manatiling mayaman. Yaman tip number 1, mag-invest ka sa sarili mo. Ang sarap sigurong maging mayaman, di ba? Pwede mong bilhin kahit anong gusto mo, pwede kang mag-travel, pwede kang humilata na lang. Pero ang hindi naiintindihan ng marami is that ang pagiging mayaman also requires a lot of work. Para maging mayaman ka, marami ring trabaho, effort at oras ang kailangan mong igugol. Kaya nga maraming mga nananalo sa loto na ilang taon lang naghihirap na ulit, di ba? Or kahit yung iba na anak mayaman or nagaling sa mga pamilyang dati ng mayaman, after a few years mababalitaan mo na lang, mahirap na sila ulit. Hindi kasi sila marunong humawak or mag-manage ng pera. Diyan papasok ang pag-i-invest sa sarili. Kung gusto mong yumaman at manatiling mayaman, isa sa pinakamahalagang pwede mong gawin ay ang mag-invest sa sarili mo. Mag-take ka ng courses, mag-enroll ka sa lectures, mag-aral ka ng mag-aral at matuto ka ng matuto. Alam ng mga mayayaman na isa sa pinakamagandang pwede nilang gawing investments ay ang mag-invest sa sarili nila. Lagi nilang pinipilit na meron silang bagong natututunan araw-araw. Lagi silang merong skills na in-improve. Baka sinasabi mo yun na, madali lang sabihin yan, pero ang hirap kayang umarap ng oras or pera para mag-invest sa sarili. Tsaka, magiging mayaman ba ako? Eh, kung hindi naman, ba't ako mag-i-invest sa sarili ko? Diyan ka mali, kaibigan. Napakarami ng paraan para matuto ngayon salamat sa internet. May mga online courses na, may podcasts, may mga free books tungkol sa mga topic na pwede mong i-review. Meron na rin mga YouTube channel na katulad nitong Simplify Finance PH na libreng nagbibigay ng mga aral sa katulad mong gustong makamit ang financial freedom. Kapag in-expand mo ng in-expand ang knowledge at skill set mo, magiging mas magaling ka pagdating sa pag-handle ng finances mo. You'll be able to make smarter decisions when it comes to your money. Plus, if nagtatrabaho ka, madadagdag mo yung mga yan sa resume mo. Baka maging daan pa yan tungo sa pinakahihintay mong promotion. Kaya kung seryoso ka sa kagustuhan mong yumaman, mag-invest ka sa sarili mo. Yaman tip number 2, mag-set ka ng goals. Sure ako lahat tayo at some point pinangarap na nating manalo sa loto. Kaya malamang lahat din tayo alam natin na yung pagiging biglang mayaman overnight is close to impossible. Diyan papasok ang pagsiset ng financial goals. Sabi nga ni Rendon, di ba? Focus ka sa goal mo. Kahit nakakatawa yan, may sense naman. Kung wala kang financial goals, napakadaling gastusin ng pera sa mga bagay na hindi naman talaga importante. Kung meron ka mga specific target, makakagawa ka ng plano para ma-achieve mo sila. Isipin mo lahat ng pwede mong mahawakan at magawa pag may pera ka na, di ba? Exciting! Simulan mo sa pagsiset ng goals para sa sarili mo. Ano bang gusto mong marating? Maging milyonaryo? Maging bilyonaryo? Makapag-travel sa kung saan-saan sa mundo? Makapag-retire ng maaga? Sabi nga nila, mga ngarap ka na lang din, taasan mo na, di ba? So, ilista mo yung goals mo. Pag alam mo na yung destination, gawa ka ngayon ng map. Parang rider lang, may destination na, so paano mo mararating yun? Ano-ano ang mga kailangan mong gawin para ma-achieve yung goals mo? Mag-i-invest ka ba sa stocks? Kailangan mo bang ma-promote para lumaki yung kita mo? Kung kailangan mong ma-promote, ano bang kailangan mo para ma-promote? Isa-isahin mo yan. Tandaan, it takes time and effort to become wealthy. So huwag mong i-expect na overnight lang mayaman ka na agad. Hindi yan nangyayari ng aksidente. Bunga yan ng sipag, tiyaga, determinasyon at pagiging matalino sa paggamit ng pera. Yaman tip number 3, matutong magtipid. Live below your means. So, Coach Joss, kailangan ko bang maging boring, puro kanin tsaka asin na lang ba muna pwede kong kainin? Hindi naman. Marami pa rin paraan para magtipid, pero enjoy mo pa rin yung pera mo. For example, imbis na puro ka lunch out, luto ka na lang sa bahay, malay mo may talent ka pala tapos pwede mo pa siyang gawing business in the future. Or imbis na add to cart ka ng add to cart ng lip tint mo, baka pwedeng ilimit natin to once a month na lang. Or add to cart ka naman ng libro about investing wisely, diba? Ito pa isa, imbes na bumili ka ng Yossi, baka pwedeng tigil mo na muna yan. Hindi ka lang makakapagtipid, mababawasan pa yung kalat sa buhay mo at magiging mas healthy ka pa. Tigil mo na yung ginagastos mo lahat ng kinikita mo. Kung kaya mo namang mamuhay na ang gastos mo is less than your income, edi makakaipon ka kahit pa konti-konti. Over time, yung ipon mo pwede mo namang gamitin para invest sa stocks, sa real estate, sa mutual funds,
sa mga bagay na kumikita. Yan ang concept ng making your money work for you. Pabalik tayo sa yaman tip number 1 na mag-invest ka na lang sa sarili mo. Gamitin mo yung extra to improve yourself or para bumili ng mga bagay na pwedeng magpalago ng pera mo. Pwede kang kumausap ng financial advisor for this or pwede ka rin mag-subscribe sa channel na to for even more financial advice, di ba? Bottom line is, matuto kang magtipid. Yaman tip number 4, iwasan ang utang. Nasubukan mo na bang mangutang? Bigat, di ba? Lagi mo siyang iniisip. Magte-text pa sa'yo yung kaibigan mo tapos sisingiling ka or yung sweldo mo kung minsan bawas na agad. Ang hassle pa dyan yung interest. Pag hindi ka nakabayad, lalo lang yung lalaki ng lalaki. And before you know it, lahat ng pera mo napupunta na lang sa pagbabayad ng utang. Kung gusto mong yumaman at manatiling mayaman, be smart about your money. Gumastos ka sa assets, huwag sa liabilities. Kung talagang kailangan mong mangutang, huwag para sa luho lang. Gamitin mo pang business sa mga bagay na pwedeng mag-create ng even more income for you. So bago ako magkaskas, you know, credit card, isip muna. Bago mangutang, tanongin mo muna sarili mo kung talaga bang importante yan. Kung hindi naman, baka pwedeng pag-ipunan mo na lang, di ba? Yaman tip number 5, maging disiplinado sa paggastos. So nag-lunch out kayo ng friends mo or nanood kayo ng sine ng boyfriend mo, tapos may nadaanan kang milk tea. Tempting, di ba? Mainit. Justify mo pa na, minsan lang naman eh. Kung katulad ka ng maraming tao, malamang papasok ka at bibili ka ng milk tea. Papadagdagan mo pa na pearls, di ba? Pero teka, kailangan mo ba talaga yan? Nag-lunch out ka na eh. Nanood ka na ng sine. Diyan papasok ang disiplina. Kung nasubukan mo ng mag-diet before, alam mo na it's all about willpower. Patibayan lang ng loob to, bro. Kapag mas mataas ang temptation, mas kailangan mong tatagan. Ganyan din sa pagyaman. Di naman sa kuripot, smart ka lang at disiplinado. Di porket may pera ka, pwede mo nang abusin lang basta-basta. Isa sa habits ng mga mayayaman na tao is may disiplina sila pagdating sa paggastos ng pera nila. Kahit pa kayang-kaya naman nilang magluho, hindi sila basta-basta nagluluho. Hindi naman ibig sabihin yan na mamuhay ka ng miserable, pero matuto kang mag-allot or mag-budget. Be mindful, be conscious. Luho na yung sine, luho na yung lunch out. Gagastos ka pa ng another 100 or 150 para sa milk tea. Tataba ka na, gumastos ka pa, tas nabuwasan pa yung ipon mo. Isa to sa pinakamahirap na tips pero isa rin siya sa pinakaimportante. Maging disiplinado. Kapag nafe-feel mo na gusto mong mag-spend, kailangan matutunan mong tumigil at mag-isip. Kailangan ko ba talaga yan? Mas madalas may isip mo na hindi naman pala. At magpapasalamat ka rin later on na buti na lang hindi ka nag-give in sa temptation. In the long run, yung pakonti-konting natitipid mo na yun will add up and magagamit mo later on maybe para magsimula ng negosyo or to start investing in the stock market, di ba? So again, ang yaman tip number 5, maging disiplinado sa paggastos ng pera. Ngayon, bago tayo mag-proceed sa last at pinaka-importanteng yaman tip natin, kung natutuwa ka naman so far sa video na to, baka naman pwedeng paklik ng like button, no? Malaking tulong na sa amin yan. Sabay mo na rin yung subscribe button at saka yung bell icon para lagi kang updated sa mga videos namin na makakatulong sa'yo para yumaman, mag-ipon, mag-negosyo at mag-improve ang financial standing. Okay? Let's go! Yaman tip number 6, magkaroon ng positive attitude pagdating sa pera. Money is the root of all evil, sabi nila. Sa Tagalog, pera daw ang sanhi ng lahat ng kasamaan sa mundo. Mali. Yung obsession sa pera ang masama. Yung pera mismo, neutral lang yan. Hindi yan good at hindi yan evil. Yung gagawin mo gamit yung pera ang nagmamatter. May mga tao kasi na negative ang attitude pagdating sa pera. Yung iba, sinasamba na. Puro pera na lang ang nasa isip. Kaya kahit sa hindi tamang paraan, basta magkakapera, sige, so good. Pero paano nga ba dapat isipin ang pera? Ano ba dapat ang attitude natin pagdating dito? Laging tandaan, hindi pera dapat ang end goal mo. Tool lang yan or gamit para makamit mo yung end goals mo. Matutulungan ka yan para mapaginhawa ang buhay mo at ang buhay ng pamilya mo. It will give you the chance na ma-explore ang mundo, makabili ng gamot pag may sakit ang anak mo, makakain ng masasarap na pagkain, makapag-spend ng time with people na nagmamatter sa'yo. Pag may pera ka, makakatulong ka rin sa iba. Makakapag-donate ka sa charity, makakapagtayo ka ng business, makakapagbigay ka ng trabaho sa mga taong nangangailangan. Hindi pera dapat ang goal mo. Ang pera ay tool lang para marating mo yung goals mo. Hindi yan masama, hindi yan mabuti, at higit sa lahat, hindi yan dapat sinasamba. Tool lang siya. Gamitin mo siya to improve your life and the lives of people around you. So yun, ulitin natin ang ating 6 na yaman tips. Yaman tip number 1, mag-invest ka sa sarili mo. Yaman tip number 2,
mag-set ka ng financial goals mo. Yaman tip number 3, magtipid kahit may pera. Yaman tip number 4, umiwas sa utang. Yaman tip number 5, maging disiplinado sa paggastos. Yaman tip number 6, magkaroon ka ng positive attitude pagdating sa pera. Kung may mga tanong pa kayo at suggestions sa kung ano pang pwede nating idagdag dito, comment mo lang, sasagutin namin yan sa susunod naming videos. Kung nagustuhan nyo naman tong video na to, pakiclick naman yung like. Kung hindi ka pa subscribed, subscribe ka na rin and click mo rin yung bell icon kasi lagi kami naglalabas ng videos tungkol sa pagnenegosyo, pag-iipon, pagtitipid, paggastos at lahat ng bagay na related sa tamang paggamit ng pera. Maraming salamat sa panonood and we'll see you guys next time here on Simplify Finance PH.